8.7 Radyo Bandera Palawan na papakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station 107.1 Radyo Bandera Mara 96.9 Radyo Bandera Quezon 104.3 Radyo Bandera Rizal 89.5 Radyo Bandera Brooks Point 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Matarasa 98.9 Radyo Bandera Cuyo 93.9 Radyo Bandera Rojas 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron, mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports, Market Reports, Weather Update, City Hall and Capitol Reports, Local, Regional, National, and International News. Bandera Reports, Morning Edition. And now, here's your anchorman. Good morning! Mabuhay, Pilipinas! Mga kaibigan, umaga ho ngayon ng Miyerkules, ika-30 sa buwan ng Setyembre. Taong 2020, live po tayo napapanood at napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, sa iba't ibang dako ho ng daigdig. Dito po sa lalawigan ng Palawan, mga kaibigan, mula sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Bataraza, mapapakinggan po ninyo kami sa pamamagitan po ng aming mga Radyo Bandera News FM Relay Stations. Sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan, live po tayo sa Bandera News TV Channel 40. At Channel 40 lang po yan sa inyong mga local antena. Habang sa bayan din po tayong napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa, Palawan. Good morning! Siyempre, hindi mo magpapahuli yung aming mga live streaming. Mapapanood ho ninyo kami sa bayan live sa inyong mga cellphone sa pamamagitan po yan ng aming mga Radyo Bandera News FM, mga kabandera na channel o Bandera News TV Philippines. I-type lang po ninyo yan, Bandera News TV Philippines. Oh, 196,822 yung atin hong mga followers sa Bandera News TV Philippines, habang 427,691 sa Radyo Bandera Philippines account. Sa kabuuan, meron ho itong 610,000 mga kaibigan ng mga followers sa buong mundo. Sa buong Palawan, nangunguna po yan sa lahat ng mga media entity. Habang mapapanood din po ninyo kami sa amin hong YouTube channel, Radyo Bandera Philippines. I-type lang po ninyo, paki-subscribe, yung amin hong YouTube channel, Bandera o Radyo Bandera Philippines. Para ho sa mga update, magiging updated po tayo, para maging updated po tayo sa mga balita na mga nangyari sa buong araw. Hapon ho namin ina-upload yung mga kaganapan po, dito po sa lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Siyempre, sa ngalan pa rin ng aming mga kasamahan dito po sa punong impilan ng Radyo Bandera, sa bahaging teknikal, nandyan si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dansil. At sa ngalan din po ng aming News Director, Kabanderang Michelle Urindain, at Station Manager, Kaluwi La Rosa. Ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson, mga kaibigan. Good morning! Bandera Report!
Sports Morning Edition. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong umaga. Marami hong mga isyong bumabalot sa loob at labas ng lungsod ng Puerto Princesa. Ilan ho sa mga may init na usapin natin ay yung muling pagbubukas ho ng El Nido Palawan o ng turismo sa lalawigan. Posibleng pagbubukas ngayong buwan, ha, mga kaibigan. Kung maaalala ninyo, nabanggit ni Sir Ray Rapples, ha, presidente ho ng Palawan Tourism Council dito ho sa lalawigan ng Palawan, posibleng ngayong buwan na magbukas yung El Nido habang yung Coron ay hindi pa dahil nga sa may mga naka-lockdown pa yung kanilang bayan, kung maaalala po natin, mga kaibigan. Yung bayan po ng El Nido, yan ngayon yung isa sa mga posible nang magbukas dahil bukas, October 1, may 31 ba ngayon, Kabanderang Bong? October, ang ano, September, wala, di ba? October 1, magbubukas ang Bohol at yung Boracay, ha, mga kaibigan. Dito sa Palawan, kayo ba? Ano bang opinion ninyo? Handa na ba tayo? Handa na ba tayong magbukas? Handa na ba tayong magkahawa-hawaan? Tignan natin, kasi kahapon nabanggit ni Governor JCA, ha, na posible na yung Palawan na magbukas paunti-unti yung turismo dahil, mga kaibigan, ang Palawan talagang tourism, ano to? Industry, ano, dito sa probinsya natin talagang kailangan ho ito. Baka bumagsak ho yung ekonomiya natin kapag wala talaga to. Kailangan lang natin yung mahigpit na pagpapatupad ng safety protocol at syempre sumunod rin tayo sa health protocol, mga kaibigan. Kung yung ibang bansa nga, yung Kuwait, may mga nagbukas na, yung Japan nga magbubukas na rin eh. Tatanggap na sila ng mga ano, ng mga flight na binan nila dati. Baka ma-lift na po, mga kaibigan. Ilan pa sa mga isyong mainit na ngayong araw na dapat na mapag-usapan, eto ho. Kahapon nagsampa o kahapon kinumpirma ni Board Member Ryan Dagsa Maminta yung reklamo kay Miss Natividad Bayubay, yung School Division Superintendent dito ho sa ating lalawigan. Ito ho'y inakusahan ng corruption. Inakusahan na umano'y hindi maayos yung kanyang pagtrato sa mga kasamahang guro at kinu-question yung kanyang marangyang pamumuhay. Kabilang sa mga reklamo dito sa hawak nating papel ay may kaugnayan sa 13.2 million pesos na maintenance and other operating expenses. Meron daw deficiencies, mga kaibigan. May mga nakikita ho silang ano, may mga nakikita di umano silang mga butas o tawag dito, diferensya batay ho sa kanilang pag-liquidate na ginawa, ano, mga kaibigan, batay doon sa mga papel na to na hawak din natin. Meron hong mga kinu-question na 8 million pesos, may kinu-question na 13 million pesos, may kinu-question na 5 million pesos. Ito ho'y batay sa mga dokumentong hawak natin, ha, mga kaibigan. May 8 million pesos pa. Maliban pa doon, kita mo naman, oo. Pero ayon kay Board Member Ryan Dagsa Maminta, masyadong maselan itong reklamong ito at mukhang may pinaghuhugutan yung mga complainant dahil nga sa mabibigat din ho yung kanilang mga katungkulan, mga kaibigan. Dito po, sa mga dokumentong hawak natin, di umano'y last year pa ito, February 2021 lang, February 2021 lang po nila na-liquidate. Pagkatapos na ito, inanda lahat ng dokumento, lahat ho yan, lahat. Ito ho, hanapin natin yung mga pangalan ng ano, ng mga nagre-reklamo. And then, ito na lang ho, panoorin natin yung ano, yung mismong report natin dito, may kaugnayan dito sa DepEd Palawan. Okay, mga kaibigan, naka-ready na? Okay, ito ho, mga kaibigan, pakinggan po ninyo yung balitang ito. Kinumpirma ni Committee on Education Chairman Board Member Ryan Dagsa Maminta na mayroong mga reklamong idinudulog sa sangguniang panlalawigan kaugnay sa usapin ng korupsyon sa DepEd Palawan. Nakatanggap kasi kami ng lihan
mula doon sa tatlong asosasyon ng mga guro sa sekundarya at sa elementarya, pati yung asosasyon ng federasyon ng mga guro dito sa Sangguniang Palalawigan. Lahat po ng miyembro, kasama si Vice Governor at ang opisina ni Governor Alvarez, nakatanggap din ng liham na naglalaman ng mga reklamo ng tatlo. At ito ay formal nating ipinahayag kanina para mapag-usapan sa Committee on Education. Ayon kay Maminta, dapat itong mapag-usapan ng maayos sa Sangguniang Panlalawigan dahil hindi umano ito ordinaryong reklamo laban kay School Division Superintendent Natividad Bayubay. Hindi ito ordinaryong akusasyon, hindi ordinaryong mga hinaing na kung saan kailangan sigurong mapag-usapan ng gusto sa committee kung ano yung gagawin. Kasi medyo ang tinatamaan dito ay si SDS Natividad Bayubay. Kaya lang, ang tao dito, hindi man tayo makapag-komento kung ano yung talagang tunot dulo at yung kumbaga lalim nitong mga hinaing na to hanggat hindi natin napag-uusapan sa committee. Reklamo kasi ng grupo ng mga guro at mga principal ang umano'y korupsyon, maluhong pamumuhay at hindi magandang pagtrato sa mga guro sa lalawigan. Base dito sa reklamo na tanggap natin, yung issues ng korupsyon, maluhong lifestyle at yung trato doon sa ating mga kaguruan dito sa lalawigan ng Palawan. Nagmula umano sa tatlong organisasyon ng mga guro ang reklamo na tila may pinaghuhugutan dahil sa bigat ng kanilang mga katungkulan. Tatlo ring organisasyon ng mga guro at mga school heads sa buong lalawigan, mga pampublikong guro, katulad ni Principal Roger Carrio, presidente ng National Association of Philippine School Secondary Heads, UNAPSID, Palawan Chapter, si Ma'am Rosalie Cacal Montialto, tagapangulo naman ng asosasyon ng mga Philippine Elementary School Principals, at si Ginoong Rinante Tabi, tagapangulo naman ng Provincial Federation ng Teachers Association sa buong Palawan. So kung nakikita ninyo yung bigat ng tatlong ito, ay parang may pinaghuhugutan. Sa ngayon ay pag-uusapan at posibleng pulungin ng mga bukal ang mga nagre-reklamo sa Committee on Education sa Sangguniang Panlalawigan kasama ang inire-reklamo. Mag-uusap at magharap kung paano at kung ano talaga yung kanilang gustong mangyari dito sa reklamo na ito. Mayroong mga pinadala silang attachment. Ito nga, nandito sa kabuuan ng sulat na ipinadala. At ito ay kumbaga re-reviewin din namin at titingnan kung ano yung kaakibat na katuturan nito may kinalaman dito sa kanilang kaya nga ang sulat nila diretso kay Pangulo Duterte. Tapos may mga CP ang mga provincial board at may mga individual din kaming sulat na natanggap. The record, ito'y nandito na sa amin, pag-usapan sa Committee on Education kung anong gagawin. Paul Henderson para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. So ayan ho mga kaibigan, yung kabuuang balitang yan. Ito, maiksi lang naman ito eh. Yung DepEd Palawan, basahin ko lang bilang ano parte ng papel na ito kasi syempre mabigat yung pag-akusa dito eh. DepEd Division of Palawan apparently had unutilized amount on its notice of cash allocation dated ito June 27, 2019 amounting to 1 billion hindi million, billion 1.7 billion to cover the regular operating and RLIP requirements for the period July to December 2019 mga kaibigan. So ito ho yung binabanggit natin kanina. May mga 13 million, may 5 million, may 8 million. Sama na siya doon sa 1.7 na yon kasi naka-separate yung mga pondo na yan para sa DepEd Palawan. Well, anyway, antayin natin yung magiging investigasyon, resulta ng investigasyon ng Sangguniang Panlalawigan, maipapatawag kasi ito yung mga nababanggit kaninang grupo ng mga guro at mga principal, pati si Miss Natividad, mga kaibigan, Natividad Bayubay. Naalala ko tuloy bigla si Ma'am
LC Barrios. Napakaganda sana ng ano nun eh. Ah, napakaganda ng kanyang servisyo nun. Na itapon sa malayo. Hindi ko lang mahalala kung saan ito na itapon. Parang sa Marinduque yata. Ah, mga kaibigan. Parang tinapon niya yata ito si Ma'am LC Barrios sa Marinduque. Ah, okay sana ito eh. Well, anyway, puntahan natin mga kaibigan yung mga balita naman natin mula sa labas ng impilan. Mula sa mga munisipyo natin. Ah, Kabanderang Bong, line number number 5. Unahin natin Kabanderang Lori Deza, mga kaibigan, para sa kanyang mga balita mula dyan sa bayan ng Brooks Point. Isang lalaki arestado ng PNP dahil sa pagbibenta ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Lori Deza. Ibandera mo. Bandera Live Report. Arestado ang isang lalaki ng mga otoridad ng bayan ng Brooks Point dahil sa pagbibinta nito ng illegal na huli nito isda kahapon ng hapon ginapang alas 3. Sa blase ng kapulisan na kilala ang nasabing wanted person na si Roger Ali Hidala, 60 years old at residente ng Sitio Kadyasan, Barangay Uring-Uring sa nasabing bayan. Naarista ang nasabing personalidad sa paglabag sa Section 126 na Republic Act 10654 sa ilalim ng Criminal Case Number 102216 na inisyo ni Honorable Judge Evelyn Cañete ng MCTC. Samantala, mayroon namang inila ang 12,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Radyo Bandera, Brooks Point, Maria Sandidez, sa para sa pinakarispitado sa News and Trend of Pierce, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Bandera Lori Deza. Shout out kay Mayet Lacson. Ah, magandang umaga at maraming salamat sa panonood. Kay April, good morning. Shout out naman Lodi. Si Grace Palacios Franco watching from Siksikan. Si Grace Bualbaluna, good morning. Greet ko lang po sa may sitio Manggahan, Barangay Tanat, ano to? Tanat Tanie, Tanat Tanain, Dumaran. Ang aking anak nagdiriwang na ang ikalimang taong, ayan, 5 years old na yung kanyang anak. Birthday daw ngayong araw. Maraming salamat sa panonood ha. From Riyadh. Kinahirapan niya ako sa ano niya, sa script niya. Ano ba? Puntahan natin mga kaibigan si Kabanderang Japet Disaka live mula dyan sa bayan ng Rojas para sa kanyang mga balita mga kaibigan. Quarantine procedure para sa mga returnees sa bayan ng Rojas. Binago ng municipal IMT yung ano ho, incident management team. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka. Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Good morning, Kabanderang Paul. Nilabas na ng Municipal Incident Management Team o IMT ang bago mga quarantine procedure para sa mga returnees na binuo sa isang pagpupulong kamakailan na kasama ang Municipal Interagency Task Force kung saan ang dating libre pamatay sa patayang sumusundo sa mga returnees sa airport at pier ng Puerto Princesa ngayon ay may bayad na. Hindi na rin sasagutin yun ang lokal na pamahalaan ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga ito. Nalitan na lamang kung sa itinalaga ang quarantine facility mismo ng LGA ito Totoloya. Pero kapag naka-home quarantine na at mga lodging house o hotel ito Totoloya ay sarila nun ito bayarin na. Inagdaga na rin ngayon ang quarantine days ng mga returnees. Kabila nga ang mga appoint kung saan na ang dating 14 days sa quarantine facility ay ginawa ng 28 days at ang 21 days naman na sa home quarantine na. Samantala, panawagan naman ang Municipal Interagency Task Force na ganitalang mga pamilya sa mga returnees ang bagong proseso para dumakawi sa munisipyo. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas sa Kapitaka para sa Pundakarespitado. The News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka. Live mula po dyan sa bayan po ng Rojas. Magandang umaga kay sino to? Ronald Manginay, watching from Nara. Good morning din kay Roda Seriaco, watching from Westcombe Road. Maraming salamat. Good morning daw sa lahat ng staff ng Bandera. Maraming salamat si Will Aquino. Good morning. Si Mayel Welaik, Silvestre Sarmiento, watching from Barangay Kadahog, Lauan,
Antique. Everyday talaga ito si Silvestre Sarmiento. Maraming salamat. Watching from Kuwait, si Analus Belinario Madulid, Albert Abrina Rodriguez. Mayad nga timprano. Ayun, good morning daw from Los Angeles, magsaysay. Palawan, Los Angeles, meron pala noon. Aba, matindi ha. From Rodriguez Ann, good morning. Lily Trocino, tsaka si Castro Baldo. Yan, yung mga na-shoutout na natin. Paki-share lang ho yung ating programa, mga kaibigan, para sa ambag natin. Puntahan natin yung bayan po ng Coron, si Kabanderang Glover na Bergueles live, mga kaibigan, para sa kanyang balita. Certificate of a precaution. Yon, recognition din, nakatakdang ibigay daw ng sangguniang bayan ng Coron sa Radyo Bandera. Talaga naman, oo. 377 families naman mula sa siyam na barangay na bigyan ng mga food packs. Ang detalye ng balitang yan, Kabanderang Glo Arguelles ng Radyo Bandera Coron, i-bandira mo dahi. Bandera, live report! Yes, so good morning sa Bandera Flow. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa Memarata Region, sa lalawigan ng Palawan at dito sa Bayan ng Coron. Sinamo pala ni F. Bilicio, Rios Pagantoy, Chairman ng Committee on Women and Family, ang ika-30 privilege hours sa ika-33rd regular session ng Lunes. Ito ay upang ihayag sa kanyang mga kasamahang miyembro ng sangguniang bayan ang kanyang pagnanais na sana ay mabigyan ng award o certificate of appreciation ang Radyo Bandera dahil sa servisyon ibinibigay nito sa mga kababayan, particular sa pitong barangay o ilang pamilya sa pitong barangay ng Bayan ng Coron habang dumaranas ng pandemic at habang nasa 14 days lockdown. Ayon kay S. Bilucci sa kanyang privilege, sinabi nito na ang pagtulong at pagsuporta ng Radyo Bandera Coron sa basic needs ng mga mamamayan ay malaking tulong at ito ay ginawa ng Radyo Bandera sa kanilang sariling inisyatiba. Samantala, sa inaasahan naman na sa susunod na araw na Lunes sa ika-34th regular session ay personal na matatanggap ng Radyo Bandera ang sinasabing Certificate of Appreciation na ibibigay ng sangguniang bayan ng Coron sa pangunan ni Vice Mayor Asian Manasseh Lorenzo Palangka. Sa ibang balita naman, ikinatuwa ng Coronya sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nasa isolation facilities. Sa kasalukuyan ay 13 na lamang ang nasa isolation facilities ng Bayan ng Coron at isa ang nakakontrata sa ospital. Kahapon sa personal interview ng Radyo Bandera Coron kay Mayor Marjorie Reyes, inaasahan na ngayon ng unang linggo ng Setyembre ay magzi-zero na kami sa mga pasyente o sa mga nag-positive sa COVID-19 na aniya ay puro asymptomatic naman. Pausapin kung bubuksan na ba ang Bayan ng Coron sa turismo, inihayag ni Mayor Marjorie Reyes na hinihintay na lamang yung machine na gagamitin upang dito pa lamang ay makapagsagawa na ng swab test sa mga turista na darating dito sa Bayan ng Coron. Pero hanggat wala yung machine na yun, ay hindi mo nabubuksan sa turismo ang Bayan ng Coron. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Coron Global by Guelio Star sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat kay Banderang Glo Arguelles Live, mga kaibigan, mula po dyan sa bayan po ng Coron. Alas 5:23 ng umaga. Si Rads Giro, magandang umaga, watching from Barangay Riotoba, Bataraza. Si Sylvia Casilog Iampan, magandang umaga. Lavender Pasquil, mga masugid, maraming salamat po sa inyong lahat. Tulad ng nasabi natin, pakishare kabag kayo ay na-shoutout. Kaibigan, puntahan natin yung bayan po ng Taytay, si Kamanderang Leo Umadle. Ilang mga shuttle van inireklamo ng ilang mga biyahero. Alamin natin yung detalye ng balitang yan. Kamanderang Leo Umadle ng Radyo Bandera Taytay, ibandira mo dong Bandera Island.
live report. Ang mga kabanderang Paul, kinireklamo ng ilang mga biyahero. Ang ilang mga kinireklamo ng ilang mga biyahero, ang ilang mga shuttle van na biyahing Puerto at Negroing Palawan. Ayon sa panayam ng Radyo Bandera sa ilang mga individual ang nagpapaabot ng reklamo sa di umano mataas na bangingan ng pamatayin ito. Lagdag tayo mula rumas hanggang taytay na sa 250 pesos ang singil ng pamatayin ito. Kaya umaaray ngayon ang ilang mga biyahero dahil di dahil sa taas ng tatay. Samantala nakausap naman ng Muski mga ilang driver na may shuttle van sa Noda Terminal Taytay ayon sa paliwanag naman ito ay talaga ang price ng pamatay sa mga shuttle van. Ayon pa sa mga driver, may taripa sila na sinusunod pero nang hinanap ng news team ay wala itong may pakita na taripa sa nasabing mga sasakyan. Ngunit ayon pa sa ilang mga bus driver na biyahin po ito mula luwas hanggang Taytay ay nasa 100 pesos lamang ang singil ng mga ito. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Rio Umagli para sa pinakarespetado sa news ang Kaino Forest, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Banderang Leo Madli, live mga kaibigan mula po dyan sa bayan po ng Taytay. Magandang umaga sa mga taga-barangay Abungan. Napakalakas po ng Radyo Bandera sa Taytay ngayon mga kaibigan. Umaakyat ng bundok, lumalangoy ng dagat hanggang sa may barangay Batas. Dyan po sa may bayan po ng Taytay. Talaga naman oo. Alas 5.26 ng umaga. Good morning kay Vic Palibino watching from General Santos. Maraming salamat. Si Almurid Abdurrahim Kahar, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat. Watching siya from Brooks Point. Eofronia Jr. Realino, pabati naman sila J-Boy Realino at Tisoy Realino dyan sa Riotuba. Ang nagpapabati po dyan si Jojo Realino ng Surigao. Okay, maraming salamat sa mga nagcha-chat, nagme-message. Si Kent Lan, good morning, God bless from Taguig. Maraming salamat din po sa inyo dyan sa Taguig. Okay, share lang po yung atin pong live streaming. Puntahan natin yung bayan po ng Batanasa, Barangay Riotoba. Naka-standby si Kabanderang Frank Tronco mga kaibigan para sa kanyang balita. Alamin natin yung mga balita dyan mula sa bayan po ng Riotoba. Kabanderang Frank, good morning. Bandera Live Report. Ako magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga, lalawigan ng Parawan at magandang umaga, Riotoba. Nagpago ngayon ang Distra Provincial Director Richard Jim Amparo sa pamumuhay ng barangay kay Barangay Kapitan Nelson Diagog. Hinggit sa pagsasanay ng ginagawa ng Distra Technical Education and Skills Development Authority sa barangay Riotoba, Batanas, Palawan. At ayon sa Provincial Director ng Distra, nais lang nito magkita ang arrangement sa dating Provincial Director sa isang training center na itatayo dito sa nasawing barangay. Ito ay isang maging Provincial Training Center sa parking bahagi ng south ng Palawan. At ayon pa sa opisyal, kailangan na mag-institution ang Distra na magbibigay ng mga kasanayan o pili sa lugar na hindi ay abutin ang sentro ng institution at dahil ang karamihan ng pagsasaray na ginagawa ng pista ay nasa sinad lamang at ayon sa opisyal na naudlog lamang ang nasasabing pagsasaray ng pista dahil sa panahon ng pandemic sa ating bansa. Bisita ni Provincial Director Richard Jim Amparo kasama si Barangay Kapitan Nelson Diagog ang bagong ipinatayo na Tista Training Center sa Barangay Riotoba. At ayon pa sa opisyal, kailangan may pagpapatuloy nito ang naugnot na pagsasanay na ginagawa ng Tista sa tulong at suporta ni Barangay Kapitan Nelson Diagog ng Barangay Riotoba. Para sa Bandera News, Riotoba Matarasa, Frank Tronco para sa pinakarikultado sa News, Antarin sa Buwis, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat kay Bandera Frank Tronco mga kaibigan live mula po dyan sa Barangay Riotoba. Magayad nga timprano. Good morning kay Niela Abela Erinco. Watching daw from Philippines.
Aldo Maliwat watching from Tabaco City, Albay. Nako, layo. Mga kaibigan, Naylin Acosta Iyana watching from Jeddah, Saudi Arabia. Sancho Anabel, magandang umaga, watching from Red, Saudi Arabia rin. Milbert Antonio watching from Brooks Point. Pabati raw yung Antonio family dyan sa may bayan ng Brooks Point. From Milbert Antonio, mga kaibigan. Puntahan natin si Kabanderang Jay Gamelo live mula sa bayan ng Rizal. Good morning, Kabanderang Jay. Bandera live report. Back to zero, back to COVID-free na ang bayan ng Rizal, pero patuloy pa rin ang pagsigatingan ng mga LSI na nagmula sa labas ng probinsya ng Palawan. Sa page ng Municipal Health Office Rizal, may 17 LSI na ongoing ang 14 days quarantine. 8 sa barangay Iraan, 4 sa Punta Baja, 1 sa Ransan, 2 sa Kandawada at sa barangay Taburig, 2 rin ang kasalukuyang naka-quarantine. Patuloy rin nakikiusap ang Municipal Health Office Rizal na patuloy na sundin ang minimum health protocols para maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Patuloy rin nagpapasalamat si Acting Municipal Health Officer Rochelle Laborera sa mga LSI sa pagsunod sa health protocol upang maiwasan ang pangamba sa local transmission na hindi inaalimtana ang anumang discomfort sa mga quarantine facilities. Yan ang itap na dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbano Gamilo para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Telepid. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Jay Gamelo, live mula po dyan sa bayan ng Rizal, alas 5.30 ng umaga. Oras hatid sa atin ng Nature's Medics, mga kaibigan, Center for Alternative Medicine. Para maka-avail ng libreng check-up at libreng konsultasyon, magsuot ng face mask at face shield. Pumunta lang po kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico para ma-avail yung libreng check-up at libreng konsultasyon. Pahabol daw si Guap Zeta from Co-op Hospital. Tsaka si Azuki Asuke from Bataan. Okay, babalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning Edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may price na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ma'am Nancy Sanusi ng Barangay Poblacion, Sitio Monte Vista. Ma'am Nancy, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Kairin Hasmin ng Marami 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic, Quezon Branch, ang ating Lucky Weekly Winner ay si Ma'am Andring Lagrosa ng Cabot, Quezon, Palawan. Ticket number 0738. Congratulations po at maraming pong salamat. Ating Nature's Medic Aldino Branch, ang maswerte na nalo sa ringbook, ito ay si Josefina A. Gripo ng Barangay Villa Libertad. Ma'am,
si Pina. Congratulations po at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Abuan Branch Weekly Draw, ang maparad na nanalo ay si Edwin Espinosa, Barangay Alakalian, Taytay, Palawan. Congratulations! Maraming salamat po. Morning everyone! Ngayon ay ang weekly raffle draw dito sa Nature's Medic Rio Tua. Ang nabunod po natin ay si Antonio Sinay from Barangay Ukayan, Batalasan, Palawan. Congratulations, Antonio Sinay. Ito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly winner ngayong araw ay si Ginyaris Ginilin ng Punta Baja, Rizal, Palawan. Ayan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Roman Maripusa ng Barangay Aribungos. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, for weekly draw, ang maswerteng mananalo ay si May Marisa M. De Los Reyes, Advanced Population sa Population Nara Palawan, 7 sa Palawan City. Maraming salamat po and congratulations. Nature's Medic sa Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Mary Rose S. Senior, New Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations and maraming salamat po. Mulay natin. Ang ating pong lucky winner. Ang lucky winner po natin ay si Moraisa Tihada ng Inugbong. Ayan, congratulations. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic, Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature.
makahanap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick, ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick, gawa sa natural flower oil, hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick, the natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit nung sa pinanghanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludi Bello, Basta Radio, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Ang sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition, alas 5.42 ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo sa pagkalapo ng mga balita mula po sa mga munisipyo ng lalawigan. Puntahan natin yung bayan po ng Nara, naka-standby si Kabanderang Spark Sasi. Dalawang motorista sugatan matapos mag-self-crash. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Spark Sasi. Ang Radyo Bandera Nara, i-bandera mo daw! Bandera Live Report! Magandang umaga, Kabanderang Paul. Panibagong vehicular accident ang naitala sa impila ng polisya sa bayan ng Nara. Pasado oras 4 ng hapon na kamakalawa kung saan sugatan ang driver ng isang Honda Wave Wanted motorcycle. Kabilang na ang dalawang back rider nito. Matapos mag-self-class sa kabanan ng National Highway 8 metro ang layo, mula sa Parian Bridge, Barangay Bato-Bato, Nara, Palawan. Inilala ang mga biktima sa mga pangalang Florence Garapiki Tamba, 22 anyos, residente ng Barangay Aramaywan, Nara, driver ng motor, at mga back rider na sina Jean Tamba Tridente, 22 anyos, residente rin sa lugar, at Serin Magluyan Solinapa, 19 anyos, residente ng Barangay Panitian, Sofronio, Espanyola, Palawan, kapwa mga employee o empleyado ng PT. Ayon sa blotter ng Nara PNP, binabagtas ng mga motorista ang kahaba ng lugar galing Barangay Poblasyon Nara patungong Barangay Aramaywan na mawala rumano ng kontrol sa manibela ang driver nito dahil parang pag-iwang-iwang ang sinasakyang motor ng mga biktima hanggang sa tuloy itong sumadsad sa kongkritong kalsada. Sa ngayon, sugatan ang mga biktimang isinugod sa pagamutan
habang di pa matukoy kung ilang halaga ng pinsala ng pinamuna kanilang motor. Samantala, kakulangan sa warning device at putol-putol na kalsada ang itinuturong dahilan ng naturang aksidente. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, part sa atin para sa pinakarespetado. The news in current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandarang Spark Sassy Live mula po dyan sa bayan ng Nara. Good morning, mayad nga timprano. CIO Richard Ligad, Idol. Congratulations pala sa kahapon na operasyon. Matagumpay na operasyon ng City Anti-Crime. Sama ho yung mga PNP natin dito po sa Puerto Princesa. Puntahan natin si Kabanderang kay Sir Gomez, mga kaibigan. Wala po dyan sa bayan po ng Quezon. Napapreno ako bigla. Sunod-sunod na shooting incident daw na naitala sa Quezon. Pinangangambahan ng mga mambabatas ng munisipyo. Detali ng balitang yan. Bandarang Kaiser Gomez, Iban Diramo. Bandera Live Report. Well, good morning. Tinalakay sa konseho ang sunod-sunod na shooting incident dito sa munisipyo. Simula pa nitong buwan ng Hulyo, kung saan lima agad ang naitatala ng mga otoridad. Base sa naging kaganapan kahapon sa sesyong regular kung saan naimbitahan si Police Major Bronson Caramto, sinabi ng mga mambabatas sa kanila ng pinangangabahan ang sunod-sunod na pamamaril sa iba't ibang individual at karamihan dito ay hindi pa nariresolba. Isa rin si Konsehal Roy Medina ang nagbigay ng impormasyon sa opisyal na nito lamang mga nakalipas na araw ay meron na naman umalong kamuntikang barilin sa kahabaan ng National Highway, partikular sa Public Cemetery. Maswerte na lamang umalo na agad na mukhaan ng kasamaan ng gunman na hindi ito ang kanilang target. Sa impormasyong ito ay sinagundahan rin ni Major Caramto na ito umalo ay umabot na rin sa kanilang kaalaman. Kaugnay niyan, iling ng mga opisyal na kung maaari ay mas paitingin pa ng mga otoridad ang kanilang pagbabantay, lalo na sa oras ng gabi para maiwasan rin ang ganitong mga insidente. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Sir Gomez, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Alas 5:46 ng morning. Good morning muna kay Ben Salibio. Magandang umaga at maraming salamat sa panonood, mga kaibigan, sa atin hong palatuntunan ngayong umaga. Ana Luz Belinario Madulid from Ukayan, Barangay Ukayan. Maraming salamat. Si Rani Tuldak from Brooks Point. Elicio Fortunado from Barangay San Miguel. Noraida Sally Caldino from Brooks Point. Tit Saguno, magandang umaga. Si Dolly Cargo, good morning. Paulo Ramirez Alfaro, birthday daw ni Ermats. Magandang umaga sa'yo, tita. Birthday pala ngayon. Baka naman pwedeng pakihatid na lang dito. Nasa kabilang linya si Kabanderang Bing Bataga, naka-standby para sa mga update, mga reports mula sa lungsod ng Puerto Princesa. Kabanderang Bing, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul, at magandang umaga sa lahat sa mga nasisinig sa mong lalatigan ng Tawan. Pansamantala muna ang ipagbabawal sa kayo ng paliligo sa ilong o watershed sa Barangay Irawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kapan na yung kahapon kay Kapitan Noel Rizuma, at dahil na rin sa banta ng COVID-19, dahil na rin sa pagkaroon ng local transmission sa lungsod, napagkasundo naman ng barangay at water district na ipagbawal muna pansamantala ang paliligo sa naturang ilog. Ayon pa kay Kapitan Rizuma, sarado kasi ang barsahan kaya halo sa watershed ng Irawan ang puntahan ng mga tao, at kung minsan ay nagkaroon pa ito ng kaguluhan, samantala maglalagay naman ng checkpoint ang barangay para ipagbawal ang paliligo at paglalaba sa naturang ilog. Wala sa labas ang impisan, Bing Bataga, para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Bing Bataga, live mula sa labas ng himpilan. Talaga naman, oo, mga kaibigan, wala nang makakapigil sa muling pagbubukas ng turismo.
ah, dito po sa lalawigan ng Palawan. Ito ho yung kinumpirma ni Governor Jose Chavez Alvarez, kung saan sinabi nitong simula October 1 ay magbubukas na mga ordinaryong o mga dinarayong lugar sa lalawigan tulad po ng Bayan ng Ilnido. Anya, maliban sa corona ay handa na ang lahat para tumanggapan ng mga turista. Kailangan lang umalong sumailalim sa mga RT-PCR test o yung rapid test, mga kaibigan. Kung mapatunayang negatibo mga ito sa virus, sakaling walang sintomas na maipakita ang mga ito, ay hindi na rin kailangan pang sumailalim sa quarantine. Paalala naman itong dapat pa rin maipatupad ang minimum health standard upang matiyak na mailayo sa banta ng COVID-19 ang mga Palawenyo, mga kaibigan. Ano ho tayong oras? Alas 5:49 ng umaga. Siyempre, magandang umaga pa rin sa mga humahabol pa. Si Fox Rodriguez Ann from Barangay San Miguel o San Manuel. Hindi ko na mahabol yung pangalan ni Tita. Sayang, kabanderang Paolo Alfaro. Anyway, mga kaibigan, susunod na yung programang Bandera Balita ngayon. Abangan ho si kabanderang Gerald Gales at si Kaluwi La Rosa. Huwag ho kayong alis. Ilang minuto lang to magko-commercial. Pagkatapos, babanat na ho yung tambalang mga tambalang NPA. Ka-Gerald tapos Kaluwi. Mga kaibigan, kaya huwag ho kayong alis. Abangan ho ninyo yung programang yan. Mga kaibigan, alas 5:50 ng umaga. Salamat po kay Kabanderang Bong Nimenyo, Kabanderang Ken Dancil sa bahaging technical, radio, television. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, station manager, Kaluwi La Rosa. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohayo gozaimas, Pilipinas! Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radio Bandera Iwawa.